Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. Ano? Bali mga bro, ito yung sinasabi ko sa inyo na smash 115 na nalugo yung utak natin dito mga bro. Sa dami ng smash na ginawa ko, dito lang ako nadali mga bro. Kasi ang problema talaga nito, ginagamit daw, tapos biglang umusok, tapos hindi na, ay umaandar, pero hindi na tumatakbo. Kaya tinulak na lang ito mga bro, galing ito ng barangay, asyenda pa, tinulak doon. Pero umaandar yun, pero hindi na nga, hindi na siya tumatakbo kahit nakapremera pa. Tapos, ang ginawa nung may-ari mga bro, bumili na ng bagong carb. Ayun o, bagong carb na yan mga bro. Diba, bagong carb. Bumili na ng replacement na stator. Tapos, ignition coil, ayun, bago yun o. Dito tayo. Nadali tayo dito mga bro ah. Yeah, mga bro, mag-comment kayo, baka naka-encounter na kayo ng ganito. Ayan, no, bago na yan. Diba? Spark plug, bagong spark plug. Mga hose, yan, wala mga butas. Tapos, ito, ako na nagpabili nito mga bro. Pero kasi, nung pagdating ko dito mga bro, pinandar ko, umandar, pero mausok lang. So, ang ginawa natin mga bro, tinap-overhaul ko ano, tapos sinasinta ko yung barbula. So, bagong hasa yung barbula. Tapos, pag pinapaandar, pumapaltik. Pumapaltik mga bro. Eh sabi ko sa inyo, di ba tatlong bagay lang para mapaandar yung motor. Yung gasolina, yung compression, tsaka yung kuryente. So gasolina, dyan naman yung tanke, yung fuel cap, yung carburetor. Ayan. Sa kuryente naman, spark plug, itong high tension wire, ignition coil, tsaka yung CDI mga bro. So halos lahat na check na natin yan. Pero ito ayaw umandar. Kung umaandar man siya mga bro, sablay, parang paldag yung andar niya. Pare, paano nga, i-kick mo nga. Ito mga bro, papakita ko muna sa inyo. Para mga bro, maniwala kayo. Dito ako nalugo mga bro, ha. Ihiro ano sa ano, fuse. Ayan puti. Ayan mga bro. Ayan puti. Dine ka, sir. Ayan naka-premira. Dine man. Sala. Ayan mga naga, sir. Ay, bunot pala yung ano. Ito mga bro. Yan, nakasalpak na. Tapos, umilaw na yung neutral, ano. So, ngayon, isi-check. Ngayon mo na pagsipa. Ang tamang malanit yun eh. Yan. Ito mga kasturi. Hali, Adang. Akong cameraman mo eh. Yan. Yan. Ito mga bro ah. So, check natin kung may kuryente. Ay. Nabunot yung ano ah. Cup. Pero check natin mga bro. Nabunot yung cup. Yan o. Tanyo. Kung gaano kalakas yan o. Yan pa. Oh, lakas. So wala tayong problema sa kuryente. Ibig sabihin yung coil tsaka yung CDI, yung pulser, magkakasama yung tatlo na yan. So ibig sabihin nagpa-function siya na maayos. Okay? So ngayon, check naman natin mga bro yung itong ating carburetor para makita nyo na may tumatak. Baka sabihin nyo kasi walang laman eh. Ayan o. Oh. Ayan nyo. So malakas. So wala rin problema mga bro yung ating ano kasi direkta na natin to kahapon, direkta na natin yung ating fuel cap or yung vacuum ating fuel. So walang problema. Sa compression naman, ayun oh. Oh. Oh, matigas 'yan. Matigas partida, mayroon pa yan decompression dito sa ilalim. Yan mga bro. Yan, meron tayong decomp. Yung ating smash may decomp. Ito kasi mga bro dito sa doon sa shop, marami tayong na-encounter na ganito. Medyo masilan talaga ito ano. Masilan nito yung carburetor, lalong-lalo yung carburetor kasi meron ditong ayun oh, meron ditong mga vacuum 'yan. Ayun oh. Oh, 'di ba? So may diaphragm 'yan. Pag tinanggal niyo 'yan, may diaphragm tapos mayroong wear dito. 'Yan, tapos kakaiba. Eh nagsubok na rin tayo dito mga bro ng ano. Nagsubok na rin tayo dito ng carburetor ng pang Wave 125. So hindi naman match yung carburetor yung papalitan niyo tapos stuck na manifold, hindi rin pwede. Kailangan papalitan nyo rin ng manifold. Ito mga bro. Mga suggestion. Kasi pagka ganito, sasabihin nyo, isa-isayin ko na mga bro yung ginawa natin. Ha? Palit spark plug, ayaw. Ignition coil, ayaw. Yung cap, nakarekta, ayaw pa rin. Carburetor, nag-rejetings na tayo. Marami tayong jetings dito. Alam nyo mga bro. Yan. Ayan o. So marami tayong jetings ng pa-smash. So, nilita natin yung slow tsaka yung main jet, ayaw. Nilakihan, ayaw pa rin. Diba?
Check na mga hose, baka butas. Ayan, so walang butas yan. Nakatali pa yung mga bro ng nylon, oh. Dalawa yan. Ito yung ating sa ESB or yung air suction valve. Ito naman yung sa vacuum para sa fuel cock. So wala rin singaw. Ito, naglagay tayo ng tawag dyan, yung pandikit, beta gray. Kasi para walang singaw, ayaw pa rin. Nagpalit tayo ng vacuum sa carburetor, ayaw pa rin. Nagpalit tayo ng stator na replacement, ayaw pa rin. Ngayon, binali ko yung stock, tapos pinalit ko lang yung pulser. Kasi, naka-encounter na ako mga bro sa Smash. Pagka original yung pulser, tapos picky o replacement yung CDI, umaandar, palyado, hindi match. Kailangan, pagka replacement yung CDI, replacement din yung pulser. Naka-encounter na ako ng ganun. Pero ginawa ko dito, replacement, naka-apido CDI tayo. Apido, tapos replacement na CDI, ayaw pa rin. Ano pa ba? Palit tayo ng regulator rectifier, yan. Wala pa rin. Diba? Tapos possible sa ignition switch, nirekta ko na yan mga bro. Ayan, tinanggal ko na yan, nirekta. Wala pa rin. Sa fuse, yan, pagkatabihin nyo, wala. Ay, guliglagat ako na. Sa fuse. Ito mga bro, nirekta na natin yan sa fuse. Diba? Nirekta natin sa fuse, wala pa rin mga bro. Tapos ito, ito magandang point dito mga bro. Dito naman sa timing, ito naka-timing. Naka-timing yan mga bro. So, wala pa rin. In advance timing ko, wala pa rin. Dinelay ko, ay isang gear lang ha. Kasi ang motor mga bro, kahit i-advance natin ng isang ngipin, na-under pa yan. O i-delay natin, umaandar pa yan. Sa racing, ginagawa yan sa mga pangarera. Dito, ginawa ko, wala pa rin mga bro. Umaandar siya, no? Umaandar, kaso nga, palyado yung andar niya. Eh, sa CDI naman, binaypas ko na yung negative. Kumbaga, dito. Makita niya mga bro. Lahat ng troubleshoot niya, ginawa ko na dito eh. Ito mga bro. Ay, meron akong kakaibang naririnig ah. Ayun oh, parang may lumalabas na kuryente. Yun oh. Ano? Tik! Ayun oh. May naglalagat ako. Ito mga bro, binaypas ko na yun. Ito, kita nyo, may balat yung ground. Yung black na may stripe na white, ground ng pulser yan. So, binaypas ko na yan, direkta ko sa battery sa ground. Wala. Tapos binaypas ko na yung orange, yan yung ating accessory wire, wala pa rin. Okay, so lahat ng possible na ano. Ha? Saan? Pero meron akong naririnig na tunog. Oh. Oh. Yun, ang hahanapin natin. Nagre-release ng kuryente, ano? Yun, kahit hindi sinisipa. Ayun, saan na tayo? Basta yun mga bro, binaypas ko na lahat ng wiring dito. Sa accessory wire, sa negative, nakabypass na yan, wala pa rin. Sa advance, wala pa rin. Sa timing, ganun na nga, wala pa rin. Tapos, siyempre, isasuggest nyo, baka yung kunya, kinalas ko na rin mga bro yung ano, kinalas ko na rin yung magneto niya, yung kunya, walang tama. So, ibig sabihin, na naka-align yung ating magneto, pati yung timing naka-align. Ano pa ba? Ang pwede nyong i-suggest dyan mga bro. Pinagbaliktad na rin natin yung pulser mga bro. Wala pa rin. Nakabaliktad na yung pulser nyan eh. Pero wala pa rin. Ano pa ba? Halos lahat na nga mga bro eh. Lugaw. Dito lang ako naluma sa Smash. Eh ngayon, ang naisip ko dito mga bro, nanghiram ako ng isang Smash. Isang buong Smash, ihiram tayo, iisa-isahin ko yung pyesa. Yung lahat ng parts, ipagsaswap ko. No, kasi lahat na ng possible mga bro, lahat ng possible ko, nagawa ko na. Pero, ano, why effect? Wala kasi akong tester na dara mga bro. Test light lang. Hindi ko nasusukatan kung ilan ba yung resistance ng pulser. Tsaka ng ignition coil para masukatan sana natin. Yun. Update kayo mamaya mga bro. Pagka dumating yung Smash na isa, update kayo. Makakatapos lang natin maglinis ng panggilid ng MIUI. Ano? Good? Good. Ayak na mga katulong natin mga bro. Lugaw na rin. Ano itong naglagatak na ito? Ano?